Ito guys, may mga bago opportunities sa pera. Ito yung bahagi ng pagbangon nyo para masolusyonan yung mga money problems nyo, mga kapiksi, no? Kasi yung iba sa inyo nga may mga money problems. So, ito yung bahagi ng solusyon para malampasan nyo yung mga money problems nyo. Okay? So, i-main-main nyo to. And sabi ko nga sa inyo guys, may tutulong sa inyo. Tutulungan din kayo ng pamilya nyo. Basta magsabi kayo sa kanila. Baka kasi hindi nyo sinasabi. Baka akala nila okay lang sa inyo. Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong July to August para sa Gemini, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, pwedeng positive, pwedeng negative mga ka-Pixie. And yung ating New Moon ngayong July guys ay sa July 5, and yung next na new moon naman ay sa August 4, mga kapiksi. So, ang reading na to ay para sa period na yan. So, unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin tong message para sa inyo. Emotions are running high, mga kapiksi. So, ibig sabihin nito guys, mataas yung momentum, mataas yung energy level nyo ngayon on the positive side. And habang mataas yung energy level nyo sa positive, mataas yung vibrations nyo, mga kapiksi, no? Samantalahin yan kasi mabilis kayong magmamanifest or mabilis yung manifestation, yung movement ng inyong manifestation during this time, mga kapiksi. Kaya if I were you, mag-a-affirm ako na mag-a-affirm. Yun kasi yung best, at least for me, no, mga kapiksi. Best way to reprogram your subconscious mind is through affirmations. Although maraming technique, mga kapiksi. Pero, yeah. Anyway, samantalahin nyo guys, no, habang mataas yung vibrations nyo, you can just focus on what you want. Focus on your desires, mga kapiksi. The more na nagpo-focus kayo sa mga desires nyo, the more na mas mabilis nyo siyang mamamanifest. Okay? Attune to the moon guys, success is close. I just must trust. Okay? Comment nyo yan sa baba, mga kapiksi. Success is close. Malapit na ang tagumpay. I just must trust. Kailangan ko lang magtiwala. Okay? Definitely guys, no? Ikaw lang din naman yung susi sa success and failure mo, kapiksi. Walang ibang makakatulong sa inyo kundi kayo din guys. I can give you all the coaching that you need, all the techniques that you need, all the information that you need, no? Sa mga courses natin, sa mga advice natin. Pero yung pagkilos, nasa inyo yan. Kasi kayo lang yung makakontrol ng thoughts nyo, ng emotions nyo. Okay? Additional meanings for this card, a resolution to your question is closer than you may think. Yung mga solution sa mga tanong nyo, sa mga problema nyo, ganyan. Malapit na siya, okay? It's closer than you think, no? Pwedeng wala kayong nakikitang movement sa inyong physical reality, but it doesn't mean it's not happening. There's always movement, guys. There's always movement. The universe is always, you know, moving things, people, situation sa paligid mo para timpla. Kumbaga parang ingredients yung mga yan eh. Tinitimpla yan ni universe para i-deliver sa'yo kung ano yung order mo. Okay? So, malapit na yan. Konting kapit lang, guys. Don't ignore the obvious. Kung ano yung obvious sa physical reality mo, huwag mong i-ignore. Gamitin mo siya as feedback, no? Pag ang nakikita nyo is yung desire nyo, good. Diba? Ibig sabihin, papalapit na ng palapit, no? Yung mga BBL, ganyan, birds before land. Kung ang nakikita nyo as yung opposite ng desire nyo, gamitin nyo siya as feedback. Ibig sabihin, yun na po push it sa reality nyo. So, kailangan nyo baliktarin yung thoughts nyo. You have to be more focused, no? Something exciting lies ahead. Wow! So, may exciting na paparating sa inyo, guys. Siyempre, pag exciting, ma-excite kayo. Maging ready, no? Maging ready sa pagtanggap niyan. Make sure you don't blow events out of proportion. Huwag kayong nega, guys, no? Kailangan balanse palagi.
moderation sa lahat ng bagay. And speak to the universe. Ask for assistance, mga kapiksi. Pray, in short. Okay? Prayers. Yung prayers, guys, 911 natin yan. Okay? Hindi mo kailangan na subscription. Hindi mo kailangan magbayad. Hindi mo kailangan na load, no? Para magdasal. And yan yung 911 natin sa taas, guys. Hotline, di ba? Libre. Wala kang babayaran. Anytime pwede. So, samantarahin nyo, guys. Magdasal kayo, pray and affirm, no? Ask the universe for guidance para talagang matulungan kayo sa inyong mga desire. And syempre, tulungan nyo rin yung sarili nyo. Okay? Again, kayo lang din yung makakatulong sa sarili nyo, mga kapiks. Alright? So, comment down below, Gemini, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa messages na yan. Tignan natin yung inyong energy ngayong no moon season. Shuffle ko to, guys, habang sinashuffle ko to. Panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano magmanifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt ng negosyo at nag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano magmanifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umaglad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, yung promo natin for July, magbibigay ako ng 500 pesos na discount until July 31, guys. So, avail nyo na, sobrang ganda niyan. And meron tayong bagong course, guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para sigurado mawala na yung mga kabit sa relasyon nyo, guys. 30% discount pa rin tayo until July 31. Sobrang ganda, avail nyo na, guys, habang mura pa. Okay, so ito na, guys. Gemini kayo ay represent ng King of Swords. Ito yung ating moon energy. Ito ay both positive and negative, mga kapiksi. For some of you guys, medyo nagkakaroon kayo ng problema, konting problema sa pera. Medyo nai-stress kayo, guys, no? Medyo stressful sa mga namang problema sa pera, guys. At saka parang merong, parang merong kayong gustong subukan na gawin, nag-attempt, pero parang hindi kayo move, hindi kayo makagalaw. Let's say, for example, parang feeling nyo limited yung mga resources nyo, limited yung galaw nyo, limited yung kilos nyo, okay? Kaya wala kayong kaya parang na-stuck kayo. So, let's say, for example, gusto mong magnegosyo kasi maliit yung sweldo mo, pero hindi ka naman makapagnegosyo kasi wala kang puhunan, or wala kang time, or parang alam mo yun, wala kang katulong na tutulong sa inyo, ganyan. Yung iba sa inyo, guys, sobrang sipag nyo, pero parang feeling ko, ang dami nyo ding burdens. Maraming umaasa sa inyo, pwedeng breadwinner kayo, tapos kayo yung kumikilos para sa pamilya nyo. Tapos baka meron pa kayong mga tinutulungan na magulang, mga kapatid, ganyan, extended family. So parang kahit na sumusweldo kayo, kahit na malaki yung sumusweldo nyo, parang ang ending, wala pa rin natitira sa inyo dahil parang puro palabas yung gastos ng iba sa inyo, mga kapiksi. So dito, kailangan yung mga labet, guys, kasi nakikita natin na na-appreciate naman ng family mo, ng ibang tao yung ginagawa mo. Pero kailangan mong sabihin sa kanila na I need help, no? Kailangan ko ng tulong nyo, hindi ko to kaya mag-isa. Please tulungan nyo ako. Kung hindi nyo ako matutulungan, wala akong choice. Baka maputol ko yung sustento ko sa inyo, o baka matigil ko yung pagbibigay sa inyo kasi nahihirapan na rin ako. Okay? So, ganun. Pwede nyo naman silang kausapin ng matino, ng maayos, guys. Diba? Dun sa paraan na maintindihan nila na parang hindi kayo nagiging selfish. Kasi kapag ka dadating yung time dito na pag hindi ito na agapan, matutuyot ka, no? Matutuyot. And yung garden, di ba? Yung garden, pag tuyot na, hindi na alagaan, hindi na siya magbubunga. So, habang pwede pang alagaan nyo na, isalba nyo yung sarili nyo. Kasi kayo din yung may hirapan. Bandang dulo, okay? And focus on your healing, mga kapiksi, no? With this temperance energy, mga kapiksi. Kasi nakikita naman natin na
tutulungan naman kayo ng mga mahal nyo sa buhay kasi nga na-appreciate naman nila yung efforts nyo. So, manalampasan nyo rin itong mga problema na to, guys. And mararamdaman nyo din yung pagtulong sa kanila. Kaya nga sabi ko sa, yung pagtulong nila sa inyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, guys, ask help, no? Ask help because pag humingi ka ng tulong, hindi ka naman nila papabayaan. And even the universe, guys, the universe will also help you. Kaya nga pray, no, magdasal. Sabi ko kanina, di ba? Pray, magdasal. The universe will definitely help you, mga kapiksi. Okay? So, what else? Tingnan ba natin? Comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo. So, merong pagbangon dito. Yes, merong pagbangon, merong pag-recover, guys. Actually, may mga good news pa kayo na matatanggap. Pagdating sa pera, meron din kayong bagong offer pagdating sa pera. Pero ito, guys, yung mga offer sa pera, yung mga investment, ganyan. Magdalawang isip kayo, no? Huwag kayo basta-bastang maglalabas ng pera. Baka ma-scam kayo. Kagaya nung ano, kwentong kapiksi natin, yung share ko last time, no? Nag-invest siya, 50K. Sabi sa kanya, 50% yung tubo. Nung interest na yung kukunin niya na, tumalbog yung cheque. So, maraming ganong klaseng scam, guys. Kaya mag-ingat kayo, no? Sa paglalabas ng pera, hindi lahat ng opportunities ay maganda. Or, hindi lahat ng opportunities ginto. Sometimes may tanso din. Nasa sa inyo na yon kung pag-aaralan nyo mabuti or hindi. Okay? Pero the fact na may mga opportunities sa paligid nyo, ibig sabihin, receptive kayo, no? Ready to receive kayo sa mga opportunities. Kaya, i-mind-mind nyo yan. Ito, guys, may mga bago opportunities sa pera. Ito yung bahagi ng pagbangon nyo para masolusyonan yung mga money problems nyo, mga kapiksi, no? Kasi yung iba sa inyo nga may mga money problems. So, ito'y bahagi ng solusyon para malampasan nyo yung mga money problems nyo. Okay? So, i-mind-mind nyo to. And sabi ko nga sa inyo, guys, may tutulong sa inyo. Tutulungan din kayo ng pamilya nyo. Basta magsabi kayo sa kanila. Baka kasi hindi nyo sinasabi. Baka akala nila okay lang sa inyo. Kayang-kaya nyo kasi hindi nyo naman sinasabi sa kanila na nahihirapan kayo. Okay? So, let them know para matulungan nila kayo. Alright? So, comment down below, guys, if feeling nyo, yan, i-mind-mind nyo yan, mind, bagong opportunities, opportunity sa pera, pagbangon sa pera, tulong, yan, mind, tulong. I-mind-mind nyo yan, guys, lahat sa comment section, okay? And eto, guys, yung ating mga pampaswerte subliminals, pakinggan nyo, guys. Super makakatulong yan sa inyo, and eto naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.